ay ang sinag ng bukas, taglay ng bawat isa, ang tunong na likas, katuparan ng pangarap ng bawat mag-aaral. Ikaw ang gabay at bantayo na patnubay. Isang hakbang ingas ng karunungan, apoy ng paghamon, tayo ang nilikha ng bagong panahon. Kaisahan ng mga guro, isigaw tayo'y mungo. Sama-sama sa isang layunin, isang mitiin, bukas ay kampiin. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaguro, no? Sa pamamagitan ng awit na plinay natin bago tayo magsimula ay binabati ko po muli kayo ng magandang gabi, no? At dito po sa ating palatuntunan, no? Itong online talakayan, no? With TDC Chairperson, no? Benjo Basas. Ako po yung Benjo Basas na tinutukoy dyan, no? At itong ating programa ay nandito, no? Sa ating Guro Vlog. Nakita nyo po yan, ating Guro Vlog, no? Ngayong gabi, no, makakasama po natin, no, isang special na panauhin, no, at ito po ay isang eksperto, no, sa usapin ng legalidad, no, dito sa atin sa Department of Education, at kaya naman po siya po ang ating pinili upang magpaliwanag. At nakita na po natin yung post ng TDC, no, as early as May, no, na naging viral, no, siya po yung kinu-quote na abogado, no, na po. So, wala pong iba, hindi ko na patatagalin pa, no? Kapiling po natin, nasa kabilang linya, no? Nandun sa Quezon City, nandito po ako sa Caloocan, ano po? Ang ating kaibigan, ano? Ang ating kapartner, ang ating kasangga, no? Na abogado ng mga guro, si Attorney Wade Latawan. Yes, Attorney, magandang gabi sa'yo. Good evening. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood o nakikinig sa patutuntunan ng Teachers Dignity Coalition. Before anything else, I'd like to thank its National Chairperson. Magandang gabi ka, Benjo Basas, ang National Chairperson ng TDC. At sa pag-iimbita na ako'y maging makapanayam ninyo sa inyong palatuntunan at sa inyong napakasikat na YouTube channel. So, balita ko, nagbaviral ka lagi pa ka, Benjo. So, ngayong gabi, we'd like to discuss some issues dun sa madalas na itinatanong at lagi kong nakikita nga sa internet na maraming nangangamba mga teachers tungkol sa kung sila ba ay mapapasweldo ba, kung mapapahinto ang pagtuturo, at kung masususpend ba yung klase natin. So, we're going to discuss some of the points na gustong linawin ng ating mga kaguruan, at kung may mga gustong kayong itanong ka Benjo, sisikapin natin masagot ito lahat. At
Attorney, thank you, no? At of course, no, hopefully ay maging viral na naman itong ating video na ito, no? Syempre, maraming salamat sa pagpapaunlak. Alam ko, no, na masyado kang busy sa mga panahon na ito, no? Pero hindi ka nauubusan ng oras, no, upang magpaunlak, no, dito sa ating palatuntunan, no? So wag na po nating patagalin pa ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, dahil isang tanong, no, na laging tinatanong ng mga guro, no, at ito yung, nako, may sahod ba tayo, no, kapag ka klase o ang pagbubukas ng klase ay hindi natuloy, no? Yan po ang sasagutin ng ating abogado ng mga guro. Unang tanong, ha, attorney, ito mabilis lang, ano, ang unang tanong natin ay meron bang dapat ipangamba yung mga teacher ngayong na-postpone, ano, yung pagbubukas ng klase, imbes na August 24 ay magiging October 5, no? Meron bang dapat ipangamba yung mga teacher na sila ay hindi makasweldo? Sapagkat maraming post tayong nababasa na ganyan, ano, na medyo inaatake tayo, ano, may mga nambabash, no, sa ating mga teachers, no, na komo daw tayo ay wala naman daw trabaho, no, wala naman daw ginagawa, no, sapagkat wala ngang klase, no. So, good evening again. So, sa bilang tugon doon sa tanong nyo ka, Benjo, kung dapat may mayroon bang pangamba ng ating mga guro kung sila ay sisweldo ba o hindi sa mga panahon nito na na-suspend ang work at dahil nga dito sa current na pandemic na pinagdadaanan natin, let me answer it very briefly and straight to the point. There should be no worries. Wala dapat pangamba ang ating mga kaguruan kung sila ba ay magsisweldo o hindi. Una-una, dahil there is no legal basis to support the unilateral withdrawal o ang pagbawi ng sweldo ng mga teachers by reason lamang sa sinasabi natin ng suspension din ng work. For one, the budget of the sweldo or the salaries for teachers is already earmarked in the General Appropriations Act. It is earmarked already. Kumbaga, nakalaan na ito na sahod through the PS, which will be downloaded from the DPN to the DepEd for particularly to shoulder the expenses for the salaries of teachers and non-teaching personnel in the DepEd. Because it cannot be by administrative fiat lamang or administrative order i-withdraw, hindi pa sasahurin, that will be unconstitutional. Because as I said, there is no law to support that. And the Constitution and the General Appropriations Act specifically provides that this is already earmarked for the services to be rendered by our teachers. Number two, we have a constitutional guarantee of security of tenure, which means na hindi mo naman pwedeng basta bawiin na lang yung sahod para sa isang teacher na currently employed. That's the essence of security of tenure. Hindi siya pwedeng if you remove salaries, kasi it means that parang tinatanggalan mo na rin siya ng trabaho. And that is guaranteed by our constitution na ang bawat teacher ay hindi basta-basta o hindi pwedeng tanggalin, maliban na lang kung may dahilan na siya ay natanggal sa trabaho dahil sa isang kaso, o natanggal sa pagtuturo dahil sa isang kaso, siya mismo ay magre-retire, o siya ay siya mismo ay magre-resign voluntarily, o may iba pa bang dahilan na suportado ng batas na siya ay matatanggal. Maliban doon, kung siya naman ay active na nagtuturo, ay either from home or face-to-face, dahil nga wala tayong face-to-face na teaching ngayon at learning, ay siya ay gumagawa pa naman siya ng trabaho. So there's no basis in that. So wala dapat pangambahan ang ating mga teachers as regards yung kanina sa whether sila ba ay magsusweldo o hindi. Ayan, salamat sa iyong sagot, no, John Attorney, sa tanong niyan. At least hindi na ngayon mga ngamba yung mga teacher, no. Although linawin lang natin na ang tinutukoy po na suspension of work ay actually yung suspension of class opening, you know. Of course, alam naman natin, ano, na as classroom teachers, yung marami sa atin, no, classroom teachers po, no, medyo yung trabaho natin ay dependent, no, of course, doon sa declaration or resumption ng klase, no. Well, ngayon, attorney, pangalawa kong tanong, no, tungkol dyan na tanong ng ating mga kapatid ng mga guro, no. Sapat na ba ang work from home arrangement or work from home setup at iba pang alternative work arrangement, no, ng Department of Education para i-compensate ang ating mga guro ngayong panahon ng pandemic at ngayong suspendido ang pagbubukas ng klase? Attorney. Sa pangalawang tanong naman, kung ka Benjo, kung sapat na ba ang work from home setup o iba pang mga scheme o paraan
ng alternative work arrangement sa DepEd upang ma-compensate ang mga guro at empleyado. The answer there is sapat na. Unang-una, linawin natin, hindi naman kasalanan ng mga teacher na may COVID. Diba? Hindi naman, maliban na lang kung yung mga mapatunayan nila, yung mga teacher na nagdala ng COVID dito sa bansang ito, wala namang kasalanan ng mga teacher kung dahil sa pandemya na ito na pinagdadaanan natin. So, yung arrangement na ginagawa ng gobyerno ay para magpatuloy ang learning sa ating mga mag-aaral. And because of that, there is continuous teaching pa rin, even if it's at home. Because the normal is that face-to-face ang mode of instruction. But because of this pandemic, obviously, for obvious reasons, we know that, that there have been declarations either under ECQ, MECQ, GCQ, that there will be no face-to-face learning. In short, teachers are going to stay at home and will render services at home. Kaya nga meron tinatawag work from home. So the word work dun sa phrase na work from home entails or means that there is still work. It is just that the work is to be rendered at home. Now, as to whether there is actual work, hindi ko naman alam talaga. I'm not the person to say na meron ba talagang work na ginagawa yung mga teachers sa ngayon. That is not the fault of the teachers. The DepEd, through of course its division offices, regional offices, should ensure that there must be work to be performed at home. Okay, because it's not the teachers to say. The DepEd must ensure that that the instruction of their learners should continue. But how can instruction continue without the teacher? Which brings me back to the point. That work from home or face to face, as the case may be, as determined not naman by the teachers, it's determined by the government through the IATF, and it's also determined by the DepEd because it's the DepEd that recommends to the Office of the President and to the IATF kung dapat ba magkaroon ng face to face. Obviously, hindi pa during this period. So now, if you're asking me, Is there logic to that na wala naman silang ginagawa at home and dapat sila sinesweldo? Actually, that's a misnomer eh. Hindi naman totoo na wala silang ginagawa. O kung wala man silang ginagawa, hindi nila kasalanan to. Dahil dapat mabigyan sila ng gagawin. Kung paano to, hindi naman yung mga teachers ang nag-decide. Unless, of course, we leave it to the teachers to decide that. It's not the teachers who decide that. It's the DepEd who tells the teachers how the instruction should be given. Now, if it's work from home, the teachers will only follow. So going back to the first question, Ka Benjo, should the teachers suffer through a unilateral withdrawal of their salary just because they're not doing that? No, because it's not their fault. It's the DepEd who should give them the work and how to do it. So if it's distance learning, alternative mode, modalities, through modules, through our internet-based, whatever it is, the teachers are still working, so they should still be compensated for that because whether in the classroom or at home, they are still working and they are deemed to be at work. Actually, during that ECQ, teachers are deemed on, and all other government employees, including you and me, we are deemed to be on vacation. Vacation not on our liking, but because there is a current pandemic which the government needs to address and wants us to be at home. So again, let me reiterate that there is no fuss about whether or not teachers should be given salary or not, unless of course if the DepEd or the government is willing to say that learning will stop. If the government says that learning will stop at wala mo ng klase, hindi mo na mag-aaral. So more than how many students do we have in our around the country? We have 22 or almost 30 million students. Specifically, what? How many teachers do we have? Probably we have around 880,000, more or less 880,000 teachers. If you are willing to stop schooling, stop the school for more than 20 million students, if the government is willing to sacrifice or compromise around 22 to 30 million students for this 2020-2021 school year, then maybe the answer is yes, it's possible to withdraw the salaries of teachers.
But as long as the one of the thrusts of every administration is to provide quality education and deliver education to our students, then I don't think that the salaries of our teachers will be withdrawn. Otherwise, you will have 880,000 plus teachers unemployed, and correlative to that, you will have 25 million students who will not go to school for this school year. But as I said, as long as the government is bent on providing services, even during this pandemic, then teachers should have no worries about whether or not they will be given salary. Because work from home, with the word work, kaya nga may work, so work from home. It's not stay at home, it's work from home. And under these modalities, whether it be through modules and other means, alternative means, then teachers will still be considered working. And since they will still be considered as working, then they need to be compensated for such services. Ayan, muli, no? Salamat, attorney, dun sa iyong sagot. Tandaan po ninyo, ha, no? Work from home. So, ibig sabihin may work pa rin. No? Nasa bahay ka nga lang. No? So, ibig sabihin niya, may trabaho ka, may ginagawa ka, meron kang maraming mga tasks, no? Nakaugnay doon sa iyong pagiging teacher. So it doesn't mean na pag work from home ay walang work, no? Ibig sabihin ko di dapat hindi work from home ang tawag. Alam mo ito masakit, ano? May mga ilan, ano mo, mga tao, no, hindi lang sa labas, no? Well, unfortunately even, no, dito sa Department of Education na parang patingkati, no? Na para bagang para sa sinasabi nila na yung mga teacher ay hindi dapat pasweldohin, or sinasabi na okay lang ba yun? Yung mga teacher, nasa bahay lang, tapos pinapasweldo. If ever, attorney, if ever, no? Na merong magsulong nito, no? Nitong sinasabi natin na to, no? Na atake o banat sa mga teacher, no? Na, would it be possible, no? At ano kaya yung pwedeng mangyari, no? Ano kaya yung mga pwedeng pagdaanan nito, if ever? If ever lang, no? Na yun ay posible, no? Attorney, no? Yan, yung question niyan, of course, wag na sana natin ina-entertain yung question niya, no? Dahil talaga na mahirap yan, no? At mukhang malayo sa katotohanan. But at least for the record, no? From a lawyer like you, no? And of course, no? Na maalam sa batas at sa proseso ng batas, no? Ano kaya ang pwedeng sagot dito, no? So, Benjo, balik tayo ulit. Yung tanong mo, na yung pangatlong tanong mo sa apat na tanong, translated loosely, is it possible that Congress will enact a law withdrawing the salary of teachers? Anything is possible. They can do that. But again, Congress has to, well, come up with a law. But I don't know how they're going to do that. I don't think they're going to do that, because that will be the end of it. Imagine they will come up with a law suspending all schools. It's possible. If, for example, knock on wood, this pandemic worsens, and it claims more lives, God forbid, and the government under its police power will declare a suspension of all classes, and it will declare that there will be no classes for the entire school year, then probably it's possible. The word is it possible? There's always a possibility, that margin of possibility. But again, what is the likelihood? Just to answer the queries of our teachers, what is the likelihood that the government, through Congress, through our DepEd, will unilaterally remove or withdraw the salaries? I don't think there's a likelihood to that, although it's possible that they will do that. Kung anong batas yun, well, anong batas? Para sagutin yan, they will have to, maybe for next Congress, may probably remove it from the budget. And if they remove it from the budget, obviously there will be no salaries to be downloaded by the DBM to the DepEd. And that's the only time that there will be no salaries. Again, but let's go back to the basics. The basics is teachers are still working. Whether face-to-face, work at home, through modular, there is so much things to be done. And I think this should be the least of worries of teachers na sila ay mawawala ng trabaho, hindi masasahod. Ito na siguro yung pinakahuling dapat nilang isipin. Kasi ito hindi mangyayari sa present condition natin. To blame the teachers that they are not allowed to have face-to-face is not only illogical,
It is also crazy. Imagine you blame the teachers that there's no classes, and because of that, they should not be given salary because there's no actual classroom instruction. DepEd is bent on continuing alternative modalities or of the delivery of instruction. And therefore, teachers should not be worried because sinong gagawa nito? Alangan naman kami mga abogado ang gagawa niyan. Eh, natural, hindi naman. Alangan naman, sinong gagawa niyan? Teachers. Only teachers are capable of doing that. And therefore, they will still be working at home. And therefore, they will still be receiving their salaries. Oh, clear na clear yung sagot ni attorney, mga kapatid, no? Thank you ulit, attorney, no? They can do that, no? But why would they do that, no? Ano kayang reason, ano kayang dahilan, no, para tanggalan ng sweldo at isusulong pa sa batas, no? O mahirap nga talaga. Thank you, attorney, no? And that siguro kapag ginawa ng mambabatas natin, that's the end of their political career, no, siguro, no? Well, anyway, maraming salamat ulit, attorney, sa isang napakamayamang talakayan. Nakita nyo naman, simple lang, tatlong tanong lang halos, no? Ang itinanong natin, pero lahat ay nakuha na natin, lahat ng nais nating matutunan, ano? So, attorney, bago ka namin pakawalan, ano? Attorney, mensahe sa lahat ng guro na nanonood, no? At of course, with special mention, syempre, sa mga miyembro natin sa Teachers Dignity Coalition. Attorney. Panghuli, ka-Benjo, panghuli na kung ano daw ang anong mensahe ko sa mga kaguruan natin sa TDC at sa lahat ng mga kaguruan natin. My message is for teachers to continue to be to do their job, to do their duty, to be aware, maging alerto. Of course, most importantly to keep safe, to follow all the protocols issued by the government. And but at the same time, not to be complacent. We have to be reminded that government employees, especially teachers, are being paid during this pandemic. So my message to all the members of the TDC and to all the teachers who are listening nationwide is that we have to do our part. You know, it's quid pro quo. The government pays us, so we have to render services, which will be the basis of our compensation. So even at home, dapat lagi tayong, I do not like the excuse of other teachers that they have no internet, they have no means. There's always a means. And we have to be reminded that we are being compensated by the government, and we have an actual and moral obligation to perform our work even from home. So again, thank you very much for this opportunity, and to our national chairperson, Benjo Basas of the Teachers Dignity Coalition, thank you very much for this opportunity, and mabuhay po tayong lahat. Thank you. Yes, there we have it, no? Attorney Wade Latawan, ang ating kaibigan, legal officer ng Quezon City. Napakaganda po ng kanyang huling mensahe, no, sa ating mga miyembro ng TDC, and of course, sa lahat ng teachers. No? Ang trabaho po natin ay ngayon ay magturo, no, pero habang wala po itong panahon, no, na well, mula ngayon hanggang October 5, no, ay siyempre gagawin po natin yung dapat nating trabaho na inaasahan sa atin ng gobyerno. Of course, you're being paid, no, for these tasks, no. So kaya naman po, sabi nga natin, ano po, hindi naman tumatanggi at kailanman ay hindi tumanggi sa trabaho ng mga teachers, no. But of course, we have to raise issues, and those issues are valid and legitimate, no? At kailangan po nating i-raise yan, at kailangan i-address yan ng Department of Education. Alam, because these are the challenges, no? At kinakailangan i-overcome natin yung challenges na ito, no? Kung magagawa natin yan, magagawa natin yung role natin, magagawa ng DepEd yung kanyang obligation, ano po, walang ibang makikinabang kundi ang ating kabataan, ang ating bayan. Ano po, sapagkat yan naman ang ating sinumpang tungkulin, no? So maraming salamat, Attorney Wade, uli, no, sana huwag kang magsasawa, no. Alam ko this is your third time, no, na nakapiling ka namin dito sa programa, no. At lahat po ng panahon na si Attorney Wade ay kapiling natin, talagang maraming nanonood, no. Thank you uli, Attorney Wade, no. Mga kapatid, no, huwag nating kalilimutan, Attorney Wade is also an author of books, no po, best-selling books on education laws, no. Available po 'yan, no. Tignan niyo lang yung kanyang Facebook page, no. At yung kanyang law office ay nandyan lang naman sa EDSA, malapit sa DepEd Quezon City, malapit sa SM North, no. Ayan, attorney, nag-vlogging pa ako. Of course, no, yun po, yung mga kapatid natin na hindi pa po nag-subscribe, no, dito sa ating channel, ano po, pakipindot lang po, no, yung subscribe button at saka yung notification bell, no po, para tuloy-tuloy yung ating kwentuhan, tuloy-tuloy yung ating talakayan. Dito po sa ating Guro Vlog, no? Vlog
na bias. Bias po tayo sa mga teachers. Kinikilingan natin ang ating karapatan ng mga guro at pinoprotektahan po natin ang dignidad ng mga guro, no? Isa na naman pong pagtalakay, no? Maraming salamat sa ating panauhin. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid, no? At wag na wag po ninyong kalimutan, ano po, dun pa sa mga hindi pa po kasali sa TDC, please join TDC, no? Mas malakas po ang TDC, mas marami po tayong maipapanalong laban. Pinatunayan na po natin yan. Again po, it's Benjo Basas, no? Ang inyong tagapagpadaloy ngayong gabi, no? Maraming salamat sa mga tumunghay. Maraming salamat po sa mga nanood, sa mga nakinig. At hindi po mawawala ang video na to dito. Nandito lang po ito habang buhay, no po. Pwede ninyong i-share, pwede ninyong i-watch party and everything. Again po, maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay tayong mga guro.